Magandang araw mga bata! Tayo ay narito upang pag-aralan ng bagong paksa, ang pagbibigay ng lagu or buod ng tekstong nakapinggan. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo ay magbalik-aral sa ating paksang tinarakay kahapon. Balik-aral, panuto, tukuyin kung tama o mali ang sumusunod na pahayag. 1. Ang balita ay napapanahong kaganapan sa isang pamayanan o lugar. 2. Ang balita ay tinatawag ding ulat. 3. Ibinabahagi ang balita sa pamamagitan lamang ng pasalitang paraan. 4. Kinakailangang makinig ng mabuti sa balita upang maunawaan ang nilalaman nito. Ngayon, alamin natin ang tamang sagot. 1. Tama. 2. Tama. 3. Mali. 4. Tama. Mga bata, tayo ngayon ay dadako na sa ating aralin. Panuto, basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Unang teksto, isang taon na ang lumipas nang magsimula ang pandemyang COVID-19. Ngunit patuloy pa rin tayong nakikipaglaban upang manatiling ligtas at hindi mahawa ng sakit na ito. Araw-araw, pataas ng pataas ang bilang ng tinatamaan nito. Ikalawang teksto, iba't ibang variant na ng COVID-19 ang lumalabas sa iba't ibang bansa, maging sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, mas mabilis na nakakahawa ang mga variant na ito. Walang pinipilang edad ang sakit na ito. Maaaring mild lamang ang epekto sa iba, ngunit delikado at nakakamatay para sa mga matatanda at mga taong maiba pang karamdaman, gaya ng diabetes, asma, hypertension, sakit sa puso, baga at kanser at iba pa. Ikatlong teksto. Upang maiwasan ang pagkakahawa ng naturang sakit, ugaliin ang palagi ang paghugas ng mga kamay o paglalagay ng alcohol. Magsuot ng face mask at face shield na nakakatulong rin upang maproteksyonan ang sarili sa sakit na ito. Ikaapat na teksto. Palakasin din ang resistensya ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya gaya ng prutas at gulay, pag-inom ng bitamina, pagpapaaraw sa umaga, pag-iihersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. Higit sa lahat, kung hindi man kailangang lumabas, manatili na lamang sa loob ng mga tahanan. Teksto 5. Hindi pa natatapos ang laban natin sa hindi nakikitang kaaway. Ngunit kung magiging mas disiplinado, may pagmamalasakit sa kapwa at marunong sumunod sa bawat isa, samahan pa ng matibay na pananalig sa Panginoon, darating din ang araw na tayo ay magiging ligtas na sa COVID-19. Ngayon mga bata, sagutin na ang sumusunod na tanong. Unang katanungan, ano ang paksa ng teksto? Ikalawang katanungan, sino ang mas delikadong na maaapektuhan ng COVID-19? Ikatlong katanungan, paano maiiwasang mahawa ng COVID-19? Ikaapat na katanungan, ano-ano ang dapat nating gawin upang mapagtagumpayan ang pandemyang ito? Ikalimang katanungan, bilang bata, paano ka makakatulong sa laban natin sa COVID-19? Mga bata, paano paiiklin ang una at ikalawang talata? Kung ganito ang iyong sagot, tama kayo mga bata. Unang talata, patuloy pa rin tayong lumalaban sa pandemyang pagkalipas ng isang taon. Ikalawang talata, iba't ibang variant ng COVID-19 ang kumakalat sa kasulukuyan. Wala itong pinipiling edad. Ngayon mga bata, ang tawag sa pagpapaikli ng teksto, ito ay tinatawag na pagbibigay ng buod. Ano nga ba ang buod? Tinatawag ding lagom o diwa o sumaryo ng teksto. Ito ay siksik at pinaikling bersyon ng tekstong nabasa o napakinggan. Tandaan mga bata, sa pagbibigay ng buod o lagom, kinakailangang basahin o pakinggang mabuti ang teksto. Alamin ang pangunahing diwa o pinakapaksa nito. Iwasan ang pagbibigay ng halimbawa, iba pang detalye o opinyon. Ngayon mga bata, para mas lalong mapalalim ang iyong kalaman, sagutin ang mga pagsasanay na ito. Panuto, bigyan ng buod ang lagom ng natitirang talata sa tekstong binasa o napakinggan. Narito ang mga kasagutan
sa sanaysay na iyong sinagutan. Ang tamang sagot sa ikatlong talata. Maghugas palagi ng kamay o maglagay ng alcohol at magsuot ng face shield at face mask upang makaiwas sa COVID-19. Ang tamang sagot sa ikaapat na talata. Palakasin ang resistensya ng ating katawan at manatili na lamang sa loob ng tahanan kung hindi naman kailangan lumabas. Ang tamang sagot sa ikalimang talata. Kung tayo ay magiging mas disiplinado, may malasakit sa kapwa, masunurin at may matibay na pananalig sa Panginoon, mapagtatagumpayan din natin ang COVID-19. Magaling mga bata, inyong natunghayan ang isang masigla at makabuluhang talakayan. Naway kayo ay may natutunan at nag-enjoy sa ating talakayan.